The godly standard of living. The godly standard of living. Ang makadiyos na pamantayan ng buhay. The Bible did not dictate one particular standard of living for everyone. Wala pong dinidikta ang Panginoon ayon sa Biblia na isang particular na pamantayan sa ating pamumuhay, ngunit napakaganda ng mga sinabi ng banal na kasulatan. Scripture contains a number of challenging principles that we should consider when we consider our lifestyle. Napakaganda po ng sinabi ng salita ng Diyos patungkol sa pagsang-alang-alang ng ating mga pamumuhay. At napakaganda, mga kapatid, na mapansin natin that our momentary time on earth is but a dot in the timeline of eternity. Tunay nga na isang tuldok lang sa oras at sa panahon ng Lord kumpara sa eternity or kawalang hanggan ng Panginoon, itong buhay natin napakaikli lang. Sandali lang po ito, sabi nga parang kudlit lang o tuldok, mga kapatid. And yet, we have the opportunity to influence eternity by how we handle money or our material things today. Kung paano natin aayusin ang ating paggamit sa pera na meron tayo, ay makakapag-influence pala ito sa ating sa panghinaharap o sa kawalang hanggan. Akin na pong nabasa kanina yung ating sitas na si Moses po na naging magandang ehemplo, Old Testament character, binanggit sa Bagong Tipan, na ginusto raw ni Moses na makapiling, mga kapatid, amen, mga pinili ng Panginoon than to enjoy the passing pleasure of sin. Kanya po, mga kapatid, pinili ang makapiling ang tao ng Lord, ang kalooban ng Lord, dahil una, meron siyang eternal perspective. Meron po siyang pananaw sa walang hanggan na panghinaharap. Hindi lang sa ngayon o sa pangkasalukuyan ng kanyang pananaw. Kaya niya ito nakayanan. Between, mga kapatid, the lavish lifestyle of royalty, nasa palasyo na po si Moises. Nasa magandang lugar na siya at mayaman na siya kumpara sa isang aliping Hebreo. Pinili po ni Moses ang maging alipin. Having eternal perspective. Meron po siyang pananaw, mga kapatid, sa walang hanggan. We too face a similar decision. Tayo, mga kapatid, sa ating kapanahunan, ganun din ang ating kinahaharap na pagdidesisyonan sa buhay na ito. We can either live with a view toward eternity or live focused on this present world only. So dalawa po ang pagpipilian. At nakita natin na pinili ni Moses ang mas mainam. Many things that seem important to us now will fade into insignificance in the light of eternity. Kung atin po, mga kapatid, tutunghayan na yung mga importanteng bagay sa balat ng lupang ito sa liwanag po ng eternidad ng Diyos, mapapansin natin, pansamantala lang talaga lahat ng mga material na mga bagay na ito sa paligid natin. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoong Hesukristo. Firstly, have an eternal perspective. Kailangan ang pananaw mo hindi lang dito sa material o bagay na nakikita, kundi yung kung ano ang totoo. Ano yon? Eternity na nilikha ng Diyos para sa mga mananampalataya. Ikalawa, remember that we are pilgrims. Ito po ay katuruan hindi lang po sa pamantayan ng buhay. This is not just about standard of living. This is about the godly standard of living. Kaya nga tinitingnan natin kung anong sinasabi ng Biblia patungkol dito. Una, we have to have eternal perspective. Pangalawa, remember that we are just pilgrims.
Ang tawag po sa Tagalog, peregrino. Sino ba po rito umabot po ng panahon ng Eddie Peregrina? Yan po ay parang Elvis. Magaling umawit ito. Pinoy, mga kapatid. Pero yung ating pong salita na pinag-aralan ngayon, pilgrims, ito po yung manlalakbay, peregrino. Temporary siya, mga kapatid, na nasa paglalakbay. Scripture tells us about the identity and role of on earth of the pilgrims na tulad natin. Number one, we are citizens of heaven. Alam niyo mga kapatid, katawa-tawa pero totoo, para tayo kung kumilos minsan, parang wala sa lugar. Parang masyado tayong maingay for comfort. Pero mga kapatid, mapipigilan mo ba ang mga tao na sumamba sa ating Panginoon? Of course, may sumasamba ng tahimik. Pero masama ba sumamba sa Diyos ng medyo maingay? O tila kaya sobrang ingay? Palakpakan natin ang Lord. Walang masama. Hindi naman po kayo kailangan pagpunta sa MOA o sa Araneta Coliseum para humiyaw at sumigaw nung nakuha ng isang koponan ng ang finals berth sa PBA. Ang ingay ng tao. Ano pa yung parang tinatawag na crowd darlings po, yung koponan na yon. Ang ingay. O wala naman nagsasabi ka, ingay-ingay, tumahimik nga kayo. Wala nag-ano ron. Wala nagsasaway dun. Kasi sila rin sumisigaw eh. Humihiyaw rin sila eh. Dahil yung koponan nila nanalo. Sana maging kampyon, sabi nila. Tayo pa mga kapatid, na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga yung awit na let there be praise to our God, napakagandang awitin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. We are citizen of heaven, not earth. So, temporary lang tayo, Philippians 3:20. Secondly, we are ambassadors representing Christ. Itong aking panalangin sa Lord na sana kung tayo'y nabubuhay, ang nakikita sa ating ay ang Panginoong Hesukristo. Because as Christians and believers, ang sabi po ng Ikalawang Korinto 5:20, we represent Christ as ambassador. Representante po tayo ng ating Panginoon. Ikatatlo, we are aliens, strangers, pilgrim on this earth. Hebrews 11:13. Tayo raw po mga kapatid ay mga estranghero at mga manlalakbay lang dito sa lupang ito. Peregrino. The pilgrim is a traveler, not a settler. Dayuhan siya. Hindi siya tagaroon. One who is aware that his excessive accumulation of things can distract him or her from reaching the goal or destination. Kung ikaw ay manlalakbay at ang dami-dami mong mga burloloy, ang dami mong mga kung ano-anong mga binibiling, mga cabinet, kung ano-anong furniture, di ba yan ang hilig natin mga kapatid? Bumili ng mga... At hindi naman po masama yan. Hindi ko sinasabing masama, pero yung purpose mga kapatid na maabot nung pilgrim yung kanyang pupuntahan, mabibinbin siya kasi napakadami niyang gamit. Amen? Ilan po sa mga artistang Batikan na akin pong nabasa na ako'y napapangiti na lang, napaka-demanding. Pupunta sa isang show, ang dami niyang mga maleta, akala mo ilang araw siya ron. Samantalang isang araw lang ang shooting doon, pero ang dami niyang maleta, ang dami niya kung ano nung mga taong sumusunod sa kanya. Kung siya babiyahe at wala siyang mga taong aalalay sa kanya, baka ma-delayed flight po siya sa dami niyang daladala. Ganon din po mga kapatid sa pilgrim na marami pong mga bagay-bagay na hindi naman kailangan na nasa kanya naman. So, material possessions are valuable to the pilgrims only as they facilitate his mission. So, narinig niyo ako mga kapatid. Yung accumulation mga kapatid ng material blessing, importante kung ito'y magagamit para sa mission niya nung pilgrim. Pero kung yung ginagamit mo naman na material na bagay ay para lang pansarili at hindi naman sa kaharian ng Panginoon, hindi naman sa mission ng Lord,
pampa-abala lang po ang mga bagay-bagay na yon. Pwede ba natin palakpakan muli ang ating Panginoon? Mga kapatid, hallelujah! Many of us, of course, become settlers. Bagamat tayo po ay bumabiyahe, yung iba naman ay naging settlers na. Nakahanap po ng temporary na tirahan, living in a house, owning furniture, owning vehicles, business. But we need to have a pilgrim mentality. Hindi po tayo forever dito. Wika nga, alam nyo, ang laki ng building nung aking kakilala, ang sabi ko, grabe, ang yaman mo naman, Brad. Ang sabi niya, ako'y manager lang nito. Ako'y supervisor lang nitong building na to. Samantalang sa kanilang pamilya yon, ha, yung napakataas na building na yon, ha. Pero bakit niya sinasabi sa akin na ito ay kanya lamang pinapangasiwaan, hindi niya tunay na pag-aari? Isang araw, mawawala siya sa lupang ito. Kaya, tama yung sabi niya. He is a pilgrim. He is just a steward. He does not own this big building, mga kapatid. Pilgrim mentality of detachment. Yung detached tayo sa material na bagay. Of course, aalagaan natin yung ating mga minana, yung ating mga tinatangkilik. Hindi po sinasabi rito na naibenta lahat, bigay lahat sa church. Hindi po yun. Aalagaan po natin lahat yan. Pero ang ibig sabihin, hindi ka attached, mga kapatid, sobra dun sa mga material na bagay na yan, dahil pansamantala nga lang yan. At ang sabi, ang true travelers, the traveler's philosophy is traveling light. Mag-abroad kayo, magpunta ka sa Japan, hindi mo naman dadalahin lahat yung gamit mo, di ba? Yung kailangan mo lang. Kasi ang pilosopiya ng pagbiyahe, you travel light. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Praise God! Mga kapatid, acquire only possessions that enable you to fulfill God's calling to your life. See? Acquire possessions that enable you to fulfill God's calling in your life, because we are pilgrims. Thirdly, make an effort to live simply. Dapat ang buhay na mananampalataya o alagad ng Lord ay simple lang. The quiet, simple life is best environment to allow us enough time to nurture our relationship with God. Do you agree? Kung simple po ang buhay na mananampalataya at alagad, mas makanyang mapagyayaman yung relasyon niya sa kanyang Panginoon. Kesa sa marami kang mga kung ano-anong mga, di ba, agenda sa buhay, meron ka pang mga ibang ambisyon na bukod sa pinagagawa ng Diyos sa iyo, meron ka pang iba. Kaya nabubulabog, mga kapatid, yung orderly life nagiging complex, or sabi nga ng iba, complicated. But before I answer that, 1 Thessalonians 4:11 to 12 counsels us. Meron pong pinayo ang 1 Thessalonica 4:11 hanggang 12, make it your ambition, ayon, to lead a quiet life and attend to your business and work of your hands just as we commanded you, so that you may behave properly toward outsiders and not be of any need. Simple lang, mga kapatid. At dun sa dulo, ang ganda, not be in any need. Hindi sinasabi na simple ang buhay mo, wala kang kinikita, wala kang sweldo, wala kang negosyo. Kung hindi, you are not in need. Kasi ang mananampalataya at alagad, siya ang nagbe-bless ng kapwa niya. Palakpakan natin ang Lord. Hindi tayo yung parang kada kuikibot, pupunta ka sa Facebook, hindi na ako mahiya, padala mo ako ng ganito. Hindi ganun, mga kapatid. Ibang-iba ang alagad ng Panginoon. Simple but sufficient. Meron siyang blessing na kung kailangan niya ito i-share, handa siyang gawin to. Ikaapat, we are at war.
Pastor, alam ko na may gera ang Ukraine na inatake ng Ruso. Pilipinas, may gera ba? In a way, ang sabi ng ilan, ekonomista, ay, hindi tayo maapektuhan sa Pilipinas. Kung ang Ukraine at Ruso magkaroon ng digmaan, wala tayong epekto. Totoo ba sinabi nila? Di ba? Kayo na nagmomotor, kayo na may sasakyan, kayo na namamasahe, mga kapatid. Alam nyo, yung gasolina natin, nakapagtataka, pero totoo. Hindi naman talaga natin direkta binili sa Russia yung ating mga krudo at yung ating gasolina. Apektado! Because, though far away, we are still, we belong to still one earth. Isa lang pa rin yung mundo. Kaya what affects a country will also affect us. Amen. Sabi nga, we are at war. Pero itong we are at war na to, kalaban natin evil. Kalaban natin demonyo. Suffer hardship, ang sabi po mga kapatid ng 2 Timothy 2:3-4, as a good soldier of Jesus Christ. Soldiers of Christ, are you in the house of the Lord today? Nandito ba kayo sa tahanan ng Lord? Ang soldiers ng Christ, dito sa church natin, ang spelling S-O-U-L-D-I-E-R. Soldiers. Pero dito po mga kapatid, ay sinabi ng ni Timoteo or ng aklat na ito mga kapatid, that no soldier in active service entangles himself in the affair of daily life so that he may please the one who enlisted him as a soldier. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang isip niya talagang hindi siya... Alam niyo mga kapatid, meron ako nahalata sa ating paligid dahil nga bumababa na yung mga cases, bumababa rin yung pag-iingat ng tao. Napapansin niyo? Parang wala na yan. Endemic na tayo. Pero tayo mga kapatid, mag-ingat tayo. Dati ang Vietnam, mababa sila. Tayo naman, umiiskala, tumataas yung ating last 2 years ago. Pero now, sila naman yung nagkakaroon ng surge. So hindi ibig sabihin, bumababa na yung kaso, hindi na tayo mag-iingat. Ganon din po yung pinapaalala ng Lord sa atin. Na tila parang tingin mo sa paligid, tila wala namang gera, wala namang alingas-ngas. Pero kung ikay may eternal perspective, gusto mo na yung iyong lifestyle ay godly, kailangan nagbabantay ka. Kasi ang kalaban mo, hindi yung digmaan sa missile or baril or bazooka or tangke, hindi. Ang kalaban mo, tukso eh. Ang kalaban mo, yung demonyo. Ang kalaban mo, kasalanan. Ang kalaban, bisyo. We are at war. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At as soldiers, we should be useful or careful, I'm sorry, not to become unduly encumbered with the cares of life. Kailangan hindi tayo inaabala mga kapatid at pinipigilan ng mga bisyo at kasalanan at mga material na bagay. Ikalima, kailangan kilala natin ang ating kaaway. For we wrestle not, ang sabi nga ng Bible, for our struggle is not against flesh and blood, but against the spiritual forces of wickedness in heavenly places. Ephesians 6:12. Ang kalaban natin mga kapatid, hindi nakikita. Ang sabi nga sa COVID, it is an unseen enemy. Meron pang higit na kalaban tayo, yung Diablo. Ang COVID, mawawala yan eh. Kasi natalo na nga ng bakuna eh. Nagtalo na ng herd immunity. Pero paano itong demonyo, itong Diablo? Ala, nakakalat pa rin. Tumutukso pa rin.
at naglagay ng napakaraming mga malalaswang mga bagay sa internet na minsan nag-aaral ka lang, biglang may bubulagaro na hindi naman kasama at nag-a-advertise at nunukso. Ikaw naman, hindi ka masyado sanay, testingin mo, pagpindot mo, ayun, napanaligaw na yung ano mo, napunta ka na sa ibang pangit na website. So, ang devil, mga kapatid, the devil's mission is to divert us from serving Christ. Kaya gumagawa siya ng mga bagay para maligaw tayo. At as money is primary competitor with Christ for the lordship of our life, totoo po ito. Nagkukompetensya ang material, ang pera, at ang Panginoong Hesukristo sa kung sino sa kanilang dalawa ang magiging tunay na Panginoon natin. Nag-aawa yan. Kaya nasa atin kung kanino tayo papanig. At alam natin, mga kapatid, ang mga tunay na mananampalataya, they know who they will side with. At ang sabi nga ng salita ng Diyos sa Mateo 6:24, you cannot serve God and mammon. Yung mammon dito, hindi mammon look, hindi po yung restaurant, hindi. Yung mammon dito, o yung mammon yung binibake, mga kapatid. At siya nga pala, mga kapatid, mamaya, mga kapatid, meron akong sasabihin sa inyo, naisip ko lang ito, about fasting. Lahat po kayo ay inaanyayahan ko, napakaganda ng ating fasting, ang ating tema, post-pandemic disciple. So sana lahat po makapunta. At ito pong mammon, okay, ang ibig sabihin niyan, money. So kung ating pong papalitan yung mammon sa money, ito pong ang dating nung sitas. You cannot serve God and money. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Prayerfully, tayo lumapit sa Lord that we examine our relationship with Christ and with the money that we are handling. Kailangan, mga kapatid, ang Panginoon, si Kristo, yung pera, sumusunod lang sa inyo. Ika-anim, spend in a way that pleases the Lord. Spend in a way that pleases the Lord. That's one way of standard of living. When you spend in a manner that pleases the Lord. Katakataka, pero totoo. Siguro nagtataka kayo, bakit ito kasama? Bakit kailangan pa ako anuhin dun sa ginagastos ko? Teka, bago ka gumastos, di ba nagpray ka muna sa Diyos? Lord, bigyan mo ako ng hanap buhay. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Binigyan ka ng trabaho. Pagkagastusan na, asa ng Lord? We forget that not just earning the money, we request to the Lord and we ask for His favor. Doon rin sa paggastos natin, kasama pa rin siya. Prayerfully, lumapit tayo na may pakumbaba sa Lord, submit spending decision to the Lord. Kaya, pag ito ginawa natin, everything we possess is owned by the Lord. Spending is to please Him and not for selfish purpose. Recreation, proper leisure activities, and rest are important. But 1 Timothy 4:4 has this to say, for everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with gratitude. A hand clap of praise once again, mga kapatid. Oh, hallelujah! Praise the name of the Lord! Parang mahina, mga kapatid. Do not waste possessions. Number 7.
Huwag natin sayangin o waldasin yung binigay na ari-arian blessing ng Panginoon sa atin. In the Bible, there was a certain rich man who had a steward. Meron po siyang katiwala. And the steward was reported to him as squandering his possession. Yung katiwala niya, gumagawa ng hindi katiwa-tiwalang gawain. Ano yun? Winawaldas nung katiwala yung negosyo nung may-ari. Are you listening to me? What is this I hear about you? Sabi nung amo. Ano itong naririnig ko? Winawaldas mo yung negosyong ito, yung pera ng negosyong ito. Give me an account of your stewardship. Bilangin mo at pakita mo sa akin kung anong nangyayari, anong estado ng negosyo kong ito. For you can no longer be a steward. Hindi ka kasi katiwa-tiwala, hindi ka na pwedeng maging katiwala. Lucas, this is Ayes 1:2. So mga kapatid, let's examine ourselves. Do we spend money frivolously or waste possession habitually? Kung meron pong tayong mamayang usapan, yung mga professionals natin, magkakaroon ng meeting, sasabihin nyo siguro, I am not, you know, wasting the possessions. Bakit ko sasayangin wawaldisin? Ang gagawin ko rito ay palalaguin ko. Kaya lang, Pastor, anong problema? Bumagsak yung negosyo. Eh kung hindi ka nag-succeed dyan, di humanap ng bago. Kasi merong ganun. Minsan merong mga negosyo na akala mo dito ka, you know, yayabong, pero minsan hindi, it doesn't work. So it just change. Baguhin mo lang. Kasi meron talagang mga ganyang pagkakataon. Do we spend money frivolously? Kailangan yung paggastos natin ay tama. At hindi ka gumagastos ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Next, do not compare yourself with others. Hindi ko lang po maipakita sa inyo dito sa ating monitor na kaya po nagkakaroon ng problema ang tao sa kanyang paggastos kasi yung kita niya katiting lang pero ang gastos niya higit na. Pagka ganun ang mangyayari, meron pong graph yun eh. At siguro sa fasting, papakita ko sa inyo yon. Sa fasting time natin, next 2 weeks, next week, papakita ko sa inyo. Yung income, pag konti, kesa dun sa outcome, sa gastos, magkakaroon ka ng problema. May tension ka. Bakit? Kasi yung kita mo, nahihigitan pa ng gastos. So, ang tawag doon, mangungutang ka. Magkakaroon ka ng tensyon. Maging alipin ka. Kasi, maghahabol ka ngayon. Ayun, spending more than your income. Problema. Kaya, kailangan mga kapatid, huwag natin raw kumpara yung ating sarili sa iba. Some use comparison to justify spending more than should that they should. Eh, bakit si ganito? Ang gastos-gastos niya ako. Pinapantayan ko lang naman. Masama ba yun? Because you compare yourself with others. That's why you spend more than you should. Many have suffered financially because they tried but could not afford to keep up with the neighbors. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, if you are wealthy, kung mayaman ka, your lifestyle should be based on the conviction that the Lord wants you to have a certain standard of living which is not necessarily dictated by the maximum you can afford. Ibig bang sabihin, alam nyo yung mga mayayaman, kaya sila mayayaman, marunong sila mag-budget. Marunong sila mag-ikapo. Marunong sila gumawa ng mga pinagagawa sa kanila ng Lord. Kaya yung yaman nila, nababawasan man, pero hindi nawawala. Pero yung mga ibang tao na nagsisimula palang lumago, pero yung kanilang
tilo ay parang mayaman na sila, mawawala yung konti nilang naipon. Kasi they compare themselves with others. Eh sila mayayaman na sila eh. Kumpara sa iyo na papayaman pa lang, you have to save. Kailangan yung lifestyle mo godly para lumago pa yung kung anong naiipon mo na. For the glory of the Lord. And if that's for the glory of the Lord, ikaw makikinabang rin ng husto. Palapakan natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! Praise God! Meron pong sinabi si George Fuller. People, ito sabi niya, people buy things they do not need with money they do not have to impress people they do not even like. Do you agree with that saying? Hindi, wala ka naman ganung pera. Bili ka ng bili. Hindi mo naman kailangan. Para ano? To impress someone. To impress others. And the others you don't even like. See? So, do not compare yourself. In fact, the Bible says, do not compare because it's unwise, sabi ni Pablo. Can we give a hand clap of praise once again to the Lord? Hallelujah! Have you ever felt, mga kapatid, that if only you were in a more prestigious position or had more money, then you could accomplish significant things for the Lord? Parang hindi ka makakilos kung wala muna yung blessing, kasi gusto mo, ma-bless ka na muna para ako makapaglingkod sa Lord. Ganon ka ba? Sumagi ba sa isip mo na ganon? Na kailangan meron pang nasa posisyon ka para ka makapaglingkod sa ating Panginoon. Nais ko kayong dalhin sa kasaysayan sa lugar, mga kapatid, sa Roma. Let's examine two men, mga kapatid, who live in Rome. One is named Caesar. And when Caesar enters the Colosseum, people shout and welcome him with a shout of Hail Caesar. Parating na si Caesar, purihin natin siya. At ang ingay. Dahil pumapasok na si Caesar na yung kanilang pinuno. He had more power, prestige, wealth than anyone else living at that time. Siya ang pinakamayaman, Brad. Siya ang pinakabatikan. Siya yung pinakakilala at hinahangaan sa panahon na yon. At siya nga ay malapit at sinasamba pa na parang siya'y Diyos. Of course, that God is spelled with a little g. He is worshipped as God, mga kapatid, when he's not. Now elsewhere, another man in a vastly different circumstance, he lived in a prison. Nakatira siya, mga kapatid, sa kulungan. Siya po ay naka-chain sa guard na nagbabantay sa kanya. Baka tumakas. He invested his time praying and writing to friends about the Lord. His name is Paul. Apostol Pablo, nakakulong sa hindi alam na kulungan na napakarumi. One man lived in opulent palace. Ang isang tao nakatira sa napakalaking palasyo, napakaraming utusan, ang sarap ng pagkain, ang tsaryote niya hindi mabilang, ang kanyang alipin, napakarami. The other one lived in a dingy cell. Yung isang tao nakatira sa isang napakasangsang at napakaruming kulungan. One had almost unlimited wealth. Yung isa, wala talaga, wala kang masasabi, Brad. Walang reklamo sa Facebook itong si Caesar. Yaman eh. Wala siyang oras magreklamo. The other had almost
natin. Yung isa naman, halos wala. Huwag na natin sabihin walang-wala. Meron naman, pero parang wala na rin. Kasi konti lang. One was the center of attention. The other was virtually ignored. Yung isa, hinahangaan. Pinupuri ng tao. Gustong lapitan dahil para maanggihan ng pagpapala at kayamanan. Pero itong isang tao halos hindi nakilala. Fast forward, almost 2,000 years later, fast forward tayo, around the world, recognize which of these two men made eternally important contribution. They named their children after the prisoner and their salads after the emperor. Narinig niyo yung mensahe na yun? Pinapangalanan ng mga tao after 2,000 years ang kanilang mga anak, Pablo. Wala lang si Brother Pablo rito. Meron tayong Pablo rito eh. Si Brother Pablo Sorito. Paul. O anak ka, Paul. Paul Santiago. Paul Ramirez. Paul Gomez, etc. Puro Pablo. Eh yung salad nila, anong pinangalan? Ayun, Caesar salad. Ang tanong, sino po ang talagang may impact sa mundo? Tao ng Diyos. Tao ng Diyos. Being used by Christ in a significant way has nothing to do with high position or great riches. Doon po sa ilang kong mga kapatid dito, I want to advise you, darating rin ang panahon mo. Because you have that, you know, you have that grit na tinatawag. Alam niyo yung grit? Ano yun? Yung parang nasa loob mo na magsasucceed ako. Sa tulong ng Lord, ako'y alagad ng Lord, ako'y manggagawa ng Panginoon, hindi ako mananatiling ganito lang. And you will reach. But do not be in a hurry. Hindi niyo ba alam, mga kapatid, pagka kayo nagko-computer, gusto niyong puntahan ang isang site at umiikot lang, parang ayaw lumabas yung site na gusto niyong puntahan. Di ba parang gusto niyong ibato yung... Parang... ano ba nangyayari? Internet age na tayo, ganito pa, ikot-ikot pa rin. Kasi gusto natin ganun eh. Pagpindot mo, pang! Ayan na, nandun ka na. Nandun ka na sa ano mo. But there are a lot of things in life that takes time. One of it is promotion. Hindi yan luto na agad. Mama, gawa mo nga mie goreng. Sino dito ang mahilig mie goreng? Ayaw nyo na nung ano eh. Iba na kayo, Indonesian na kayo, Malaysian. Instant. Pero yung paglago natin, it takes time. Be patient. Your time will come. In the name of the Lord. Darating yan. It has everything to do with the willingness to allow Christ to be Lord of your life. Kung ang Diyos ay tunay na Panginoon ng ating buhay, hindi material na bagay, it will come to pass. Darating ang iyong panahon. Anong sabi ng lipunan in closing? Society says, acquire as many expensive possessions. Ang sabi ng lipunan, magpakayaman ka. Lahat ng mga bagay na mamahalin, bilihin mo as possible because they are evidence that you are successful and important person. Narinig ko, mga kapatid, doon po sa pastor, mga kapatid, na may kaso doon sa Davao. Huwag mong sawayin yung mga miyembro ko rito sa Davao. Na ano, merong mga lawit na mga kung ano ng ginto. Quintas na pagkakakinang-kinang talaga. Tunay na ginto. Bakit? Bakit mo sila sasawayin? Prosperity yan. Yun ang sabi niya.
Sabi ni nung leader na yon sa Davao. Alam niyo ang tunay na kayamanan? Nasa puso. The inward richness is that, it's what more important. Pwede kang maglakad, mga kapatid, sa palengke na naka lahat ng ano diamante sinuot mo na, pero napakapangit ng iyong kalooban. Kesa naman dun sa mayamang Kristiyano disciple, naglalakad ng simple, walang kolorete, walang something na mga nakalawit sa kanyang tenga or what. Pero makikita mo ang kagandahan ng Panginoon sa kanya dahil ang beauty niya, hindi beauty ng alahas, ang beauty niya, beauty of the holiness of the Lord. Oh, hallelujah! Scripture say, ano sabi ng scripture? Kasi kanina yung lipunan yun eh. What does society say? Ano sabi ng sanlibutan? Bumili ka ng mga mamahalin para pag nakita ng kapitbahay mo, sabihin, uy, yaman mo naman. Pauta nga. Yun ang masakit eh. Yun ang sunod na ano, sasabihin. Pero ano sabi ng scripture? Scripture say, the excessive accumulation of possession will distract you from fulfilling God's purpose in your life. So let me be clear, ah. Kailangan talaga ang pinaka-Lord mo ang Lord, ang Diyos. Yung pera, kasangkapan lang. Nagagamitin ng Diyos, paparamihin niya sa iyong kamay para hindi ka yumaman pansarili lang, kundi dun sa kalooban ng Diyos na gustong ipagawa sa ating lahat. Oh, hallelujah! Praise God! Make a commitment today. Mangako tayo sa Diyos sa araw na ito to determine na ating matukoy what standard of living the Lord wants us to live. Mangako tayo sa Lord na ngayon pa lang, madetermina na natin na ito ang gagawin natin. Kung ito'y kalooban mo, O God, ito gagawin ko. Pararamihin mo ang blessing. Ito palang blessing na, kaya pala pinararami ng Lord. Hindi para sa sarili natin bulsa. Para dun sa pagkakalagupa ng kanyang ebanghelyo at ministeryo. Thank you, Lord. Hallelujah. Yung pala yung kanyang disenyo. To bless us so we can bless others as well. Church, before I end, napakarami natin silya, di ba? Yan na nasa tabi lang. God is telling us that He will put people on these empty seats. Merong mga tao siyang padadala, uupo dyan. Pero kailangan tayo nang narito. All in kung sino talaga Panginoon natin. None other than Jesus Christ, our Lord. Pwede niya tayong pagkatiwalaan ng pera. Pwede niya tayong pagkatiwalaan ng maari-arian. Bakit? Hindi natin lulustayin. Hindi natin sasayangin. Gagamitin natin kung saan ipagagamit ng Diyos. At pag sumunod tayo, lalo naman tayo niyang papagpalain. Bakit? Napagkakatiwalaan tayo eh. Nakikita niyo ginagawa ko? Umuulan na ng pagpapala. Oh. Sige, saluhin nyo. Saluhin nyo, mga kapatid. Kunin nyo. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Watch out, Red Ribbon. Ano bang pangalan ng bake shop nyo? Brother? Ano? Ano pangalan?
Tell me. Shout, ha? Yung sinabi niya is coming to town. Red ribbon, take note, baka mawala kayo sa merkado, ang sarap ng banana cake niyan. Take note mga kapatid ha, meron tayo rito, professional paggawa ng biko mga kapatid, hindi ka nahahanap pa sa iba. Napakasarap ng biko nila. Narinig kong pangalan ng biko, Kaligagan Biko.